Ladies, alam mo ba kung paano ka mas magiging kaakit-akit sa paningin ng lalaki? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga katangian ng babae na sobra-sobrang naaakit or nakakaakit sa mga lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so eto ating aalamin ang mga katangian ng mga babae na labis na naaakit ang mga boys. So at number one, eto yung malambing. Alam nyo, ang mga lalaki, yan ang isa sa mga kahinaan namin kapag kami ay nilalambing. So, kapag meron kang partner, boyfriend, ipakita mo na yung mga moves mo, yung mga paglalambing na pwede mong gawin para sa partner mong lalaki. Paano ba lambingin ang lalaki? Napakadali lang yan. Yung simpleng pagpapakita mo ng sweet side mo, yung mga hinahawak-hawakan mo siya, yung parang nagpapabebe, basta yung ipinapakita mo ay yung mga sweet side mo bilang babae. Ang mga ganyan, gustong-gusto ng lalaki yan at siguradong mas lalo kanyang mamahalin kapag laging ganyan ang ipinapakita mo sa kanya. So, maging malambing ka, okay? Alam nyo, yung paglalambing na yan, malayo ang mararating nyo bilang magtarelasyon kapag ikaw ay natural na malambing, di ba? Number one. Number two, eto, yung may pakialam ka. Oh, paano ba ito? So, dito sa mga ganitong ginagawa mo para sa lalaki, sobrang maa-appreciate ng lalaki yan. Halimbawa na lang, ipinapakita mo na meron kang concern sa kanya. Yung simpleng pagtatanong mo sa kanya kung kumusta ka, okay ka ba? May nararamdaman ka ba? Yung mga ganong mga katanungan, matindi ang epekto sa mga lalaki yan. Nakikita niya na ikaw talaga ay may concern sa kanya, may care ka sa kanya. At yan ang isa sa mga qualities mo bilang babae na sobrang mas lalo siyang mapapamahal or na-attract sa mga ganyang pakikitungo mo sa kanya. Kasi yung mga ganyan, yung meron kang pakialam sa kanya, it conveys na talagang sincere ka. Okay? So, kapag ganyan ka bilang babae, nako, siguradong mamahalin ka ng lalaki na yan. Promise. Number two. Number three. Ito yung nakakaintindi. Oh, paano ba ito? Alam nyo, sa isang relasyon, sa mga magpartner, sa mga magjojowa, madalas ang sanhi ng away ng mga hindi pagkakaunawaan ay yung hindi ka marunong umintindi. Kumbaga, hindi mo iniintindi yung mga sinasabi or yung mga nangyayari at agad-agad kang nagre-react, di ba? Pero kung nagiging kalmado ka, iniisip mo muna kung bakit, ano ba ang nangyari, iniintindi mo yung sinasabi ng partner mo, nako, siguradong yung lalaki na yan, sobra-sobrang maaakit yan sa iyo. Kasi napakabihira ang ganyang uri ng babae na marunong umintindi, yung iniintindi, yung mga nangyayari, mga sinasabi mo, di ba? Madalas yan, away agad yan, di ba? Hindi pinag-iisipan kung bakit nga ba, ganon, di ba? Pero kung ikaw ay ganyan, isa kang alamat. Kumbaga, bihira ang may ganyang katangian bilang babae. Hindi lang sa babae, sa lalaki rin. So, it applies to both, okay? Pero kapag meron kang ganyang katangian, nako, hangang-hanga ang lalaki sa'yo. Siguradong mapapamahal siya sa iyo, okay? Number three. Number four, ito, yung maalaga. Wow, isa ito sa mga weakness ng mga boys, okay? Alam mo, kapag ang mga lalaki ay nakikita nila yung mga pinaggagawa mo sa kanya, yung pag-aalaga mo sa kanya bilang partner, bilang mag-girlfriend, boyfriend, yan ang mga qualities na talagang isa sa mga hinahanap ng lalaki sa babae. Yung pag-aalaga mo sa kanya, naku, paramount talaga yan. Ang mga lalaki kasi, gusto nila na talagang inaalagaan sila, mas lalo kang mamahalin ng lalaki. Ano ba? Paano mo ba alagaan ang lalaki? Yung mga normal na ginagawa sa araw-araw, gawin mo para sa partner mo. Hindi ko naman ibig sabihin na magpakaalila ka. Hindi po ganoon. 'Di ba? Ang magpartner
ay gumagawa tayo ng mga effort para sa partner natin. Ikaw bilang babae, alagaan mo yung partner mong lalaki. Yung lalaki naman, gagawa siya ng mga paraan para kumita, magtrabaho, magbanat ng buto para sa inyong dalawa. So it is a give and take situation. Yun lang naman eh, ang gusto ng lalaki, yung alagaan mo siya bilang partner. At syempre, siya rin bilang lalaki, aalagaan ka rin niya, di ba? So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung mapagpakumbaba, sense of humility or humble. Yan ang isa sa mga katangian na nabibighani ang mga lalaki. Alam nyo kasi, kapag sobra kang malakas ang dating, sobra kang maingay, sobra kang mayabang, ayaw na ayaw ng lalaki ang ganyan. Kasi ang mga lalaki, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, na ma-pride yan, mataas ang ego ng mga lalaki. Pero kung ikaw ay mas dinandaig mo pa siya, mas nilalampasan mo pa yung yabang ng lalaki, nako, ayaw ng lalaki yan. Bilang babae, be submissive to your husband. Ganyan. O, di ba? Hindi ko ulit sinasabi na magpakaalila ka. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ay, huwag mong underin. Huwag mong angatan yung partner mong lalaki. Okay? Huwag kang maging mayabang. Ganon. Huwag mong tapatan yung yabang ng partner mo. Pero sa lalaki talagang innate yung mga kayabangan ng mga boys. Nandyan yan sa sarili, sa loob niya. Kahit hindi yan nagsasalita, may yabang pa rin yan sa sarili, sa loob-loob niya. Kaya bilang ladies, bilang girls, be humble, okay? Magpakumbaba at siguradong mas mapapamahal ang lalaki sa iyo. Number 5. Number 6. Physically fit. Oh, alam niyo, ang pagiging fit, may mga side effect yan eh. Ano ba ang side effect ng pagiging fit? Eh di, mas lalo kang nagiging sexy. Mas lalo ka pang nagiging healthy. Mas lumalabas yung tunay mong kagandahan sa physical na aspeto, di ba? Kapag ikaw ay physically fit. At ano ba ang mangyayari kapag ikaw ay maganda, sexy, fit ang pangangatawan mo? Eh di, mas lalo kang papansinin ng lalaki, maa-attract ang lalaki sa ganyang qualities mo bilang babae, di ba? Kapag ikaw ay talagang disiplinado ka, masipag kang mag-exercise, ikaw ay disiplinado sa pagkain, yan ang mapapala mo, maging fit ka. At ang kapalit nun, ikaw ay maging kaakit-akit sa paningin ng mga lalaki. Promise yan. Siyempre, ang mga lalaki, paulit-ulit kong sinasabi, na kung ano yung nakikita namin, big deal yan. Physical. Okay? Number 6. So, ayan po ang ilan sa mga katangian mo bilang babae na labis-labis na naaakit or na-fall ang lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.